dalawang lungsod na nag-aagawan sa iisang teritoryo. At mas umiinit na nga ang tunggalian ng Makati at Taguig dahil sa Fort Bonifacio. Ang tanong namin sa trending talakayan sa hashtag 24 Horas, saang lungsod nga ba talaga nararapat ang Bonifacio Global City? Nakatutok doon live si Mariz Umayis. Mariz! Mel, nagdesisyon na nga ang Court of Appeals noon pang August 5. Ang Fort Bonifacio raw, kabilang na ang Bonifacio Global City, sakop daw ng Makati at hindi ng Taguig. Pero syempre, ang Taguig hindi naman basta-basta susuko lang. Katunayan, tuloy daw ang laban dahil may nakahain pa silang motion for reconsideration sa Korte. At kamakailan lang na magkagirian ng ilang mga opisyal ng dalawang lungsod dahil sa mga signages, tila hindi na nga lamang talaga sa Korte, kundi umabot na rin sa lansangan ang laban. Kanino nga ba talaga kasi dapat ang Fort Bonifacio base sa pananaw ni Juan? Kaya kanina nag-ikot-ikot tayo sa Makati, pati na rin sa Taguig at ngayon nandito na tayo sa pinag-aagawang Bonifacio Global City para malaman ang pulso ng ating mga kapuso sa hashtag 24 Horas. Sa isang karinderya, mainit ang diskusyon tungkol sa kung kaninong jurisdiction ba dapat mapunta ang Bonifacio Global City, sa Makati o sa Taguig. Porket naging private entity ba siya dahil ba sa tax na malaki yung gina-generate ng BGC kaya kinukuha ng Makati? Kahit hindi pa na-develop yung BGC, yung claim ng Makati nandiyan na. Pero nang magtanong na ako, ang Bonifacio Global City, kanino ba dapat talaga, sa Makati o sa Taguig? Pilipinas siya. Taguig pa rin dapat siya. Taguig. Kuya, nakumbinsi ka na ba? Dapat Makati, kaso kawawa yung mga tao sa ano eh. Taguig, mayaman na naman yung Makati eh. Kaya nga, ganito kami sa Makati eh. Ano yung ganito kayo sa Makati? Mababait, oo. Ikaw kuya, bakit ba gusto mong mapunta sa Taguig? Dahil may coding ang Makati. Sa huli, susunod naman daw sila sa dikta ng Korte. Kaya nga may due process tayo, di ba? So kung ano man yung lumabas dun sa due process na yon. Spell due process. Ano raw? Si kuya naman, mema lang. Mema sabi lang. Ang iba sa kasaysayan nila ay binabase kung kanino dapat mapunta ang BGC. Ever since po, no? Ang Port Bonifacio, kaya po natin na Port McKinley yan, is under ng Makati. Tagal na po yan. Wala pa po yung mga Taguig. It's very obvious naman po eh. May kita ninyo, Makati, wala pa sa atin magiging Taguig, magiging Makati pa rin. Ang nakakapagtaka nga lang ho, bakit na ibenta ang Makati, ang Port Bonifacio? Tapos nung naibenta ang Port Bonifacio, napunta sa Taguig. Siguro sa Makati. Bakit po? Dahil nung lumipat kami dito, Makati na yan eh. Dahil nung bata, 1964. Sa Makati po. Bakit po? Kasi dati, yun na ang Makati na ang naihawak. May iba namang wala lang. Kanino dapat ang Bonifacio Global City, sa Makati o sa Taguig? Sa Makati po. At si ate naman, walang duda. Loyalista sa kanyang lungsod. Para sa akin, Makati na rin. Dahil? Dahil tayo Makati kami. May iba namang hindi pa ata nakakapag-desisyon. Wala. I don't know what to say. I'm new here. I'll go for Taguig. Wala. Mas magandang Taguig. Meron namang kapakanan ng lahat ang basehan ng desisyon. For me sa Taguig, hindi naman pwede na ariin lahat ng isang city lang or something, na dapat isipin natin pag-unlad ng bawat Pilipino as a whole, na dapat lahat tayo sabay-sabay yung pag-unlad natin. Literal na hating kapatid naman ang gusto ni Kuya. Hati na lang sila eh. May portion ng Taguig at may portion ng Makati para fair. Eh di ba sinabi na ng Korte na sa Makati daw siya? Mapapag-usapan naman ng mga, ano, ng mga mayors. Para rin naman makinabang din naman yung mga tao ng Taguig kasi malaking tulong yung taxes ng ano eh, ng Global City. Yeah. Kung sa bagay Mel, sa ngalan lamang naman talaga ng diskurso, ito nating ginawang pagtatanong dahil sa huli, ang Korte pa rin ang magdedesisyon at kung ano magiging hatol ng Korte ay siya nating dapat sundin. Mel? Tama ka. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umayis.